mapopromote na ako as a team leader. Nagkaroon ako ng case sa people support. Kasi nahuli ako na uminom ako ng Danduay Ice with some reps sa 7-Eleven. So ngayon may nagsumbong. So itong nagsumbong, nakalimutan ko na yung pangalan, pero nagkaroon ako ng case. So naudlot yung promotion ko. Eh, yung mga isa sa mga hindi ko makakalimutan. Kaya ako nilagay ni Jeff sa project. Alam mo, maganda kasi kay Jeff. Nung nalaman niya yun, tsaka si Earl, sabi nila sa akin, "Hoy, halika nga dito dun sa paba dun sa RCBC." Tinawag nila ako, "Hey, ikaw, halika dito." Ano yung keme-keme? Alam mo, so, in-interview ako ng HR, may admin hearing and all that. So, si HR naman, hindi siya makapaniwala na kasama ko. So, feeling ko dati mabait talaga ako. Joke. Pero, sinabi ko na lang naman na ano, para mitigating factor, ika nga. Wala talagang ano, reason to justify yung act ko kasi may kasama pa ako mga reps, no? Kaya kasi pa-end na yung shift noon. So, umakyat lang ulit kami. So, yun yung nangyari. So, feeling nila we're intoxicated. What did you do correct to correct it or compensate that? Correct it, parang gano'n. So, syempre, overtime, muna sa lahat, hindi na ako umiinom pag nasa shift. Pag on shift pa. So, syempre, bukod doon, no, bukod sa hindi naman talaga dapat uminom. Before I do something, mula nun medyo naging conscious na ako ng konti, especially kasi, syempre, leaders tayo. So, doon lang na open yung mind ko na meron talagang mga tao na isusumbong ka talaga eh. So, basta ng time na yon, I'm just grateful with Jeff inandan kasi hindi niya naman ako, hindi niya ako pinagalitan eh, actually. Yun lang yung sinabi niya sa akin. Halika mabait dito. Oo, mabait yung si, ano, si Sir Jeff. Hi, Sir Jeff. Hi, Jeff. What are your insecurities? Marami. Kasi ang taba ako. Physical actually, ba? Hindi, walang physical. Ah, walang physical. Hindi, meron. Okay. Hindi, lahat. But physical, kung meron kang insecurity sa physical. Parang ang taba ko, dati ang payat ko eh. So, yun. And yung kulay ko, parang elementary ako, syempre elementary tayo, no? Tinutukso nila akong wamas because of my skin color. Pero syempre, growing up, na-overcome ko na yan. Dead man. Okay. Pero kasi dati, nung bata, syempre, wala pa tayong mga alam, hindi pa natin alam mag-adjust-adjust na meron talaga mga tao, mga buwisit sa buhay, no? So, yun. And siguro insecurity ko, lalo na kapag sa office. Kasi I'm so competitive eh, no? Especially kapag may pinapagawang project or kailangan ma-promote or whatnot. Excel kasi, nabubwisit ako sa Excel. Hindi talaga kami close niyan. Programming siguro. Kasi bilang a computer engineering graduate, putyang tanga ako talaga sa programming. As in zero, dead, mawala talaga ako dyan. Eh parang nakikita ko kapag sa job street, no? Dati. developer, ang lalaki ng sweldo nitong mga walang yang to. Hindi ko, eh, yun yung ano eh, yun yung programming eh. As in, wala, ang bobo ko talaga doon, promise. Sana, nagawa ko ng tama, kung nag-aral ako mabuti, joke. Ano yung, well, katulad nung question kanina, anong ginawa mo to correct or compensate your insecurities? For example, maitim ka, although na-overcome mo na yun, hindi ka ba nag-glutathione, hindi ka ba gumamit ng papaya soap, gumamit ako ng papaya, so, pero hindi naman masyadong ginamit. Eh, lagi pa kumakit ng bundok. Na-embrace mo na yung insecurity? Yes. Parang kahit na itapat ka o itabi ka sa mga mapuputi, parang I love my own color. Meron ganun. Yes. Napunta nga ako ng States, may picture kami. Ang puputi nila. Parang ako yung foreigner talaga na bonggang-bongga. Okay, next question. What bad habit do you want to quit from? Eto na, being a procrastinator talaga. Ah, pareho tayo. Professional ako dyan. 2 weeks before the deadline. Ay, naku, gagawin ko yun a day before. Mga ganun. E, pag in-extend pa, lalo na akong tinamad. Mga ganun. Yung trabaho na kailangan mo gawin for 1 week, nagawa mo in 30 minutes, kaloka. Mga ganun. Okay. So, yun. Next question. Were you ever treated badly by someone? Na yun. Kasi ito yung ano eh, sinigawan ako ng sa harap ng maraming tao. Hindi ko talaga bet, hindi ko nagustuhan. At hanggang ngayon, tingnan mo, hindi ko pa rin nakakalimutan. Tagal na nun. Oh. Eh yung tao na yun, parang ano siya eh, may posisyon. Okay. So parang ang tanga-tanga ko na talaga lalo. So, okay, sige.
Pero ngayon, pag naiisip ko na lang naman yun, so parang hayaan na lang, ganyan. Lagi naman tayong hayaan na lang eh, ngayon. Pero syempre that I really felt bad when that happens. Kasi, happened, sorry. Kasi, wala nga, feeling ko tanga-tanga ko naman. Pero ibalik natin. Kung halimbawa, kung ikaw naman yun, have you ever treated someone badly? Wala pa. Kasi I know how it felt eh. Oo nga. Kung paano ma-treat ng masama. So, as much as possible, hindi ko ginagawa. Though, minsan, sa mga, siguro sa coaching sessions ko, I let them feel eh, na nalira. Yung words, medyo masakit. Ganun ba yun? Ay, hindi naman. Okay. Ano lang, alam mo lang, yung the typical coaching session na ibabalik mo lang sa kanya for them to realize no? Na ganun. In the future, willing ka bang maging stay-at-home wife? Ang hirap. Parang oo na parang hindi. Merong part na oo because nung nagluluto ako, parang ang sarap pala magluto na lang, no? You wake up, you cook for your family, mga ganun-ganun. Pero, sabi naman ng utak ko, after ko naisip yun, hindi talaga. Eh, meron pang friend ko na buwisit, nag-comment din. Sabi pong, huwag kang sinungaling, hindi ka mahiling magluto. Ganyan-ganyan. So, yung sinabi mo na sariling pera, wala na. And medyo mahirap for a person like me, no? Siyempre, yun nga, yung parents and all that. At hindi ako sanay na wala akong sarili kong pera. I'm sure meron ka mga friends, college friends mo na plain housewife na lang ngayon. Ano yung iniisip mo? Ayun nga, yun kasi yung challenge ng iba kong friends. They don't have their own money. The relationship is not working. Gusto mong umalis, but you have your kid. Siyempre, parang pag nanay ka, yung gusto mo, yung anak mo, nasa'yo. Pero tama. Paano kung wala kang pera? Paano mo bubuhayin tong anak? So, meron namang iba. Sige, iniwan sa tatay yung anak. So, nakikita niya lang pag weekend. Kasi alam niya, mas okay din yung bata. Pero, nanay ka eh, at the end of the day, di ba? So, yung iba naman gusto nang umalis, pero hindi makaalis. Kasi nga, pera. Walang pera, oo. Yes. Oo, nakakawala ba ng individuality? Parang. Oo. Parang sa nakikita ko. Kasi pag nasa bahay ka lang ngayon, ang hirap na eh. Di ba? Kailangan you have to do something para lang to keep you sane. Eh, paano pa pag ganun? Ang dami mo kasing pwedeng ito kasi Leo eh, no? Sa isang relationship, pag yung isa sobrang busy, ikaw not so, kung ano-ano maisip mo eh, hindi lang makareply sa'yo yun, ay Diyos ko, kung ano-ano na tumakbo sa isip mo. Totoo yun. Totoo talaga siya, no? So, dapat do something that will keep you busy. Okay. Kung nanay ka, kumita ka ng pera para sa anak mo. Ganun. Ito, next question. Magkano ang halaga ng pinakamalaking napautang mo at nabayaran ka na ba? Accumulated kasi, okay lang. Bawa isang bigay. Hindi, yung isang bigay muna. Isang bigay, 3-6. Plane ticket yun. Okay. Nabayaran so, kung nakikinig siya, alam niya. Hindi. Eh, yung accumulated. 36K. Totoo. Oh, 'di ba? Feeling mayaman. In a matter of how many months or days yung 36 na 'yon. Hindi ko na matandaan. Nasa PS pa tayo noon. Parang every cut-off kasi meron siyang exam eh, kaya padagdag ng padagdag. And nabayaran naman 'yon. Okay. Pero hindi ko masyadong naramdaman kasi every 30 month pay lang siya nagbabayad. Sige. Gusto ko yung reaction, my love. Eh. Hindi ka naniningil? Hindi nga eh. For me kasi, pag nangutang ka, it's your responsibility to pay. So, tama. But unfortunately, hindi naman kasi lahat ng tao ganun. Ako pa yung nahihiyang maningil, talaga ba? Yun, pero minsan, kapag wala na akong pera, naiisip ko yung mga tao may utang sa akin. Ano ang isang bagay na instantly nakakapagpainit ng ulo mo? Siguro yung kakasabi ko lang, inulit mo lang, kailangan ko na namang sabihin. Yung parang sa customer service. Kasi ako bilang siguro nagtatrabaho talaga ako sa customer service environment. As much as possible, we want the best customer service. Tapos, kapag ako na yung customer, tas feeling ko, konti ano lang, tanga-tanga na. Nung crew, mga ganun, kunwari, or nung operator. So, ikaw na yung irate? Oo. As much as possible naman, hindi talaga tayo nagiging irate. Pero kung siya kapag yung mga sagot mo, alimbawa sa McDonald's, mama na pong sauce ng nuggets, barbecue sauce or sweet and sour. Sabi ko, barbecue.
Ay, kung sit and sour na lang po meron eh. Pati tanong mo, Power. Ay, ko talaga ba? Really? May gusto ka, hindi ka gusto. Ngayon naiintindihan mo na masakit din para sa kanila yung saktan ka, diba? Pero hindi ka naman pinaasa. Alam mo kasi, yung mga girls kasi minsan, parang all the time, laging pin. Kasi mga guys, mga sweet-sweet yung mga yan, diba? So, meron ako kasing totga. Feeling ko, kahit hindi naman talaga naging kami, feeling ko siya yung the one that got away ko. Eh kaso, anong gagawin ko? Wala naman talaga. Ang dami niyang gusto nun. Iba-iba. So, ako parang feeling ko, I will be just one of the girls. Parang ganun, if ever. Pero alam niya ba na gusto mo siya? Hindi ko nasabi directly. Oh, hindi. It's not counted. Ay, it's not counted. Maghanap ka ng iba. Oh, dapat yung ano alam. Yan? Dapat yung alam niya tapos hindi niya masuklian. Ah, okay. Meron eh, babalik pa tayo sa college nito. Oo. Kasi ito nag-apologize to sa akin eh. Na hindi kanya gusto? Ganon? Oo. Eh di ba college ka? Nasa Friendster pa yung message. Kaya gusto ko mag-retrieve ng Friendster eh. Dami kong maalaala dun eh. Eh di ba pag college ka, masakit pa yun for you? Oo, kasi kung sa start ka pa lang, wala ka pang wisdom nun, di ba? Parang, talaga ba, really? Asa mga pa sweet-sweet sa ako. Patang ina mo. Ayan, mura-mura ka pa, di ba? Okay, beep-beep. Na lang, yung mga ganun-ganun. Nag-apologize sa akin. Nakakasira siya ng self-confidence. No? Yung parang feeling mo, ang pangit mo, parang hindi ka desirable. At some point, yes. Lalo na pag bata ka pa, talaga, di ba? Kaya nga maraming suicidal na mga bagits. Kasi hindi pa nila naintindihan. So, parang first, ano pa lang eh, ito pa lang yung start eh. Wala pang experience to back it up na pwedeng umahon sa'yo sa hirap, di ba? Ng feelings. Okay lang ba na merong regrets ang isang tao? Well, dapat hindi, di ba? Hindi kasi maganda sa feeling yung regrets eh. Kasi kapag may regrets ka, iisipin at iisipin mo yan eh. Hanggang sa pagtulog mo, di ba? Iisipin mo kinabukasan, ano kaya yung mangyayari? Pag ganyan, puro ka questions. Mahirap yung puro ka questions na wala ka namang makuhang sagot. So, kaya as much as possible, kung kaya mo naman itama yung buhay mo, no? At kausapin mo yung mga taong pwede mong kausapin, gawin mo na. Kasi mahirap talaga mabuhay sa regret. Okay, another question. Takot ka bang tumanda? Ano ang ikinatatakot mo sa pagtanda? Hindi. Hindi naman ako takot tumanda. Pero siguro, ano lang, sa ngayon na, ang kinatatakot ko lang kapag tumanda ako tapos yung may sakit na ako tapos yung family ko wala namang money. At ayoko silang mahirapan pag dumating yung time na matanda na ako tapos bigla akong may sakit. Ayoko lang nun. Pero yung tumanda siguro, no, tapos alone, kasi bilang single ako, no, hindi ko pa siya naiisip. Kasi alam mo, sa mga nababasa ko, no, yung mga tao, they don't wanna die alone. Mahirap eh. Mahirap naman siguro talaga rin. Lalo na ngayon, pandemic, no, especially if you're away with your away from your family. Tapos, alam mo yun, mga situation. Ayoko pang isipin, hindi pa siguro ko ready sa... Ano ang isang bagay na lagi mong iniisip bago matulog? Sobrang lalim, no? Pero meron eh. Meron akong laging iniisip. Paano kaya bukas kapag ayaw kasi ng goodbyes? Minsan medyo paranoid ako. Sometimes yung kapag silip ako sa kwarto. Yun siguro. Yun, hindi pa ako ready sa ganun. Baka gumising ka isang araw, wala na. Diba? Oo. Mahirap talaga. So, I think you. Good. Ano yung tatlong advice? Any advice na may bibigay mo, natutunan mo, life's lesson, mga nakikinig sa atin? Siguro number one, no, I think, kasi nung bagets ako, medyo, ano ko eh, ang dami kong eksena sa buhay, no? Pero feeling ko kasi dati alam ko na lahat. Listen to your parents. Yes, listen to your parents. Pero dati din man ako nakinig. Kaya kasi nasabi ko, huwag niyo akong tularan. Diba? You listen to your parents and never kang magmamalaki. No? Kahit anong gawin mo, anak ka lang. Okay? And ano sila, talagang sila yung experience and they just want the best for you. Hindi niyo pa, sa mga
teenagers, no, sa mga bagets-bagets na mali, makikinig ng vlog mo or manonood ng vlog mo, sorry, hindi niya pa yan maintindihan agad. Pero in the long run, maka-appreciate mo talaga yung parents mo. And spend time with them, utang na loob. Number two, no, you save. Pag-save ka for your future. Kasi hindi naman all the time may pera tayo. Pero of course, at the same time, you enjoy naman yung salary mo, no? And basta, just make sure na you save a portion of it and you start early. Yun. And number three, be generous sa ano, love. Yes! Maging generous ka sa pagmamahal. Yun lang, if you love somebody, you say it. Bakit may generous sa love? Bakit? Oo nga, ayoko na. Magpa-utang ka, gano'n. Yun pala yun. Pwede mo, I mean, pwede palitan. Hindi maganda. Pwede palitan. Pwede palitan natin. Hindi, generous naman. Hindi naman generous na magbigay ka ng pera. Maging generous ka sa pagmamahal. If you see, if you love somebody, you say it, di ba? Okay. O kapag, kasi, tomorrow is never promised. I have lost some really close friends, no, along the way. And siguro, yun, hindi ko minsan nasasabi sa kanila na iba kasi tayo nalagi naririnig eh. Kapag love mo yung tao, you see, I love you. Kasi bukas, baka hindi mo na masabi. Ganon. But thank you again, no. Uh-huh. So, until next time, and I'm happy na we were able to do this. Thank you, Leo. Sige, bye-bye, bye-bye na talaga. Sige. Bye, good night. Good night. Pero nagtatrabaho ko na sa call center pa ako. Wait lang, Dana. Nalalaglag yung kilit mata mo. Responsibility nila yung kuya nila, di ba? Technically, kuya siya, pero ano, magiging, siya magiging bunso.